Magandang araw po sa ating mga minamahal na subscribers. Magandang araw din po, Maestro. Magandang araw sa iyo, Cordapia, at magandang araw sa ating mga subscriber at sa mga nanonood ng YouTube video at YouTube channel ni Maestro Honoriong. Ang pagkukwento natin ay pagpapatuloy pa rin ng prediction 2023 ng 12 animal sign. At sa pagkakataong ito, Cordapia, ang aalamin ng kapalaran ay ang kapalaran ng horse o ng kabayo. Pero bago po yun, may trivia po ba kayo tungkol sa horse? Ang trivia tungkol sa horse, Cordapia, ay alam mo ba na ang horse o ang kabayo ay isa sa pinakamatalinong nilalang o hayop sa mundo. Kaya sa taong ito ng 2023, kapag ginamit ng horse ang bilis at talino, ay tiyak na masusungkit niya tagumpay at maligayang buhay sa taong ito ng 2023. Ngayon, Cordapia, basahin mo na kung sino-sino ba ang mga taong isinilang sa taon ng kabayo. Ang mga taong isinilang sa Year of the Horse 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 at sa darating na 2026. Maestro, sa pangkahalatan po, ano naman ang magiging kapalaran ng mga taong isinilang sa Year of the Horse? Sa taong ito ng 2023, ang horse ay magtatagumpay at magkakaroon ng financial stability at swerte sa buhay kung ipapatupad niya yung pangunahing katangian ng horse, bilis. Kaya kailangan mabilis siyang magdesisyon sa taong ito ng 2023. At sa lahat ng kanyang gagawin, lalo na mga aksyon, ay bibilisan niya. Dahil ang horse kapag kukupad-kupad, maiiwanan siya sa mabilis ding pag-unlad ng ekonomiya at modernong teknolohiya. Kaya kung ikaw ay may karir at inaaya ka ng kasamaan mo na mag-abroad, bilisan mo ang pagpapasya, mag-ayos ka agad ng papeles, kakita ka ng bagong oportunidad, huwag ka nang magdalawang isip, bilisan mo ang pagpapasya. Kapag mabilis ang horse, bibilis din ang dating ng swerte at magagandang kapalaran, lalo na sa pinansyal. At ang pangalawang dapat gawin ng horse ay kailangan yung tinatawag na pagbabago. Alam mo, Cordapia, bihira nakakalam, pero ipapaalam ko na rin sa'yo na ang horse ay nagdaan sa malulungkot na pangyayari nitong nakaraang taon at maaari ding muli niyang pagdaanan ng mga pagsubok sa first quarter ng taong 2023. Ngunit kung ang horse, Cordapia, ay lagi niyang sasabihin dahil magkakaroon ng transformation sa kanyang inner self sa taong ito ng 2023, ay sasabihin niyang lagi yung mga nakaraan niyang lungkot, kabiguan, resentment, sama ng loob ay iwanan na dapat ng horse sa kahapon. Harapin niya ang bagong-bagong araw at bagong-bagong buhay ngayon. Sa ganyang paraan lamang, hindi na mai-stranded o matatrapik ang magandang kapalarang ipagkakaloob sa horse. Sa taong ito ng 2023, maraming opportunity ng pagkakaperahan tungkol sa salapi at karir ang darating sa second quarter, third quarter at sa buong taong 2023 sa isang horse. Sa pag-ibig naman po, Maestro, ano po ang masasabi nyo tungkol sa magiging kapalaran ng taong isinilang sa Year of the Horse? Sa pag-ibig, Cordapia, maraming mga taong sasawsaw sa kanyang buhay. Ibig ko sabihin, may mga darating na mga laso na tao na manggugulo sa kanyang karir at sa kanyang pakikipagrelasyon. Ngayon, dapat ay hindi niya pansinin ito, yung sumasawsaw. Dahil kapag hindi niya yung pinansin, tuloy-tuloy siyang magtatagumpay. At huwag niya ibibigay sa kanyang kaibigan yung kanyang 100% na pagtitiwala, Cordapia. Dahil kapag binigay niya, hindi niya alam may mga magtatalusira pala sa kanya sa taong ito ng 2023. Kailangan ang kabayo ay laging listo, lalo na sa pakikipagkaibigan at sa mga bagong kakilala. Sa pag-ibig ay ganito naman, kung ikaw ay may karelasyon na o may asawa, ay tiyak na nagdaan kayo sa mga maliliit na problema at pagsubok. Pero sa susunod na quarter, ng second quarter ulit, Cordapia, ay paganda na ng paganda ang buhay ng horse sa larangan ng pag-ibig, lalo na kayong mag-asawa. Kaya kailangan magpakatatag ang mag-asawa at mag-effort kayo para maipreserba nyo ang inyong relasyon. At maitawid nyo to sa second quarter, tuloy-tuloy na kayong magiging maligaya.
Sa mga single naman, mga naghahanap ng jowa, Cordapia. Opo. May dapat kang i-contribute. Ano at po, ito maestro? Yung sinasabi nating service, love at kindness. Kapag ipinairal mo sa pang-araw-araw mong buhay yung nasabing tatlong virtue at single ka, tsak pagkakalooban ka ng lalaking matagal mo nang hinahanap, maging magserbisyo ka, ibig sabihin nag-charity ka. Opo. Tumutulong ka. Kung ano man ang maitutulong mo, hindi lang pera. Halimbawa, teacher ka, mag-tutor ka ng libre. Kung bang yung talent at skill mo ay pinagkakalab mo sa mahihirap at sa mga nangangailangan ng walang bayan ng tinatawag na service. At ang susunod, magmahal ka nang walang inihintay na kapalit. At ang kabuuan nito, yung kindness. Kapag naging mabait ang horse, lalo na yung mga walang jowa, bigla siyang magugulat. Darating ang isang lalaki na ideal man. At kung babae, kung lalaki ka man, darating ang isang babaeng ideal. Ngayon, paano mo malalaman siya na? Paano madali nga lang, Cordapia. Oh, sige, maestro. Kapag ang lalaking dumating sa buhay mo o ang babaeng dumating sa buhay, ay nahanga ka sa pamamagitan ng profesyon. May lalaki o babaeng darating sa buhay mo na bilib ka sa kanyang style ng pagtatrabaho. Ibig sabihin, ang malapit na hint na ito si Mr. Right Man at si Right Woman sa karir o sa pagtatrabaho mo siya makikilala. Kaya habang nagtatrabaho ka at nakilala mo yung lalaki na yan o babae, siya yung tanda na ito na ang magbibigay sa'yo ng isang panghabang buhay na kaligayan sa pag-ibig at hanggang sa pagpapamilya. Maestro, sino nga po ba ang mga compatible ng mga Year of the Horse? Ah, nakalimutan natin sabihin na ang magdadala sa'yo ng isang maligaya at panghabang buhay na pakikipagrelasyon kung ikaw yung horse, ay meron din yung tinatawag na triangle of affinity. Ang mga katriangle ng horse ay ang kapwa niya, air type sign, ay ang tigre at ang dog. Kakompatible yan ng horse sa triangle of affinity. At syempre, Cordapia, yung secret friend o secret lovers ng horse ay ang sheep o ang goat. Ang sheep at goat ay parehas lang yan, nagkaiba lang ng pangalan. Kaya yung tatlo na yan, tiger, dog at sheep, ang kakompatible ng horse na maaari niyang makasama sa isang maligaya at panghabang buhay na pakikipagrelasyon. At sabihin na rin natin ang mapalad na buwan para sa pag-ibig, ito ay sa buwan ng January-February. Pero dahil hindi kagandahan ang first quarter sa buhay ng horse, eh mas maganda kung hintayin mo sa ikalawang ikot ay sa September-October at May-June. Ano naman po ang mga lucky colors ng Year of the Horse, Maestro? Ah, ang maswerteng kulay ng mga horse ay ang yellow, purple at red. Pwede rin sila magsuot ng silver. At samantalay na rin natin ay mapalad ang horse sa direksyong southeast at southwest at northeast. Sa nasabing mga direksyon ay suswerte ng horse. At bukod dito, dapat ding malaman na ang mga swerteng halaman ng horse. Ano po, maestro? Ay marigold. Yun yung parang sunflower. Pwede din yung mga jasmine. Alam mo yung sampagita ay isang uri ng jasmine. Ano naman po ang swerteng pang-display, maestro? Ah, ang mga swerteng pang-display sa mga taong isinilang sa taon ng horse o ng kabayo ay lahat ng bagay na gumagalaw at tumatakbo. Kaya lahat ng uri ng transportasyon, alam mo, may maliit kang jeep, kotse, ay pwedeng-pwedeng pang-display. Pwede rin, Cordapia, yung pitong kabayo na tumatakbo. Marami kong nakikitang ganyang frame. Dagdag dito, ang isa pang swerteng-swerteng pang-display sa mga isinilang sa taon ng horse ay yung horseshoe. Maganda isabi siya sa pintuan ng bahay. Dahil hahatak ng swerte at magtataboy ng kamalasan, bilang anting-anting. Oh, ano po? Bumili ka ng horseshoe na sing-sing. Ganda kung hindi ka nga pala bibili. Kung hindi ito'y iririgalo sa'yo ng mahal mo sa buwan. Kapag narigaluhan ka ng horseshoe sa taong ito ng 2023 na sing-sing, ay tiyak na suswerteng ka. At ang swerteng numero naman, Cordapia, para sa mga horse ay ang numerong 2, 3, 7 at 9. Swerteng numero para sa mga horse sa pagtaya sa loto at iba pang numbers game. Kaya ang 2, 5, 14, 23, 34, 41. Ang ikalawang kombinasyon, Cordapia, ay 3, 7, 25, 32, 44, 50. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video ni Maestro Honorio at sa mga nanonood ng ating YouTube channel.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at pindutin nga pala ang notification button o notification bell upang makita nyo o malaman nyo ang susunod pang mga latest video ni Maestro Honoriong. Sa susunod na prediction 2023, Cordapia, ang tatalakayin naman po natin ay ang kapalaran ng animal sign na sheep or goat. Ang tupa o ang kambing ay parehas lang po. Kaya yun po ang tatalakayin natin sa susunod na prediction 2023. At syempre, Cordapia, may dapat silang gawin. Patuloy lang pong mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment po sa YouTube channel ni Maestro Honorio. At muli, magkita-kita tayong muli sa susunod na YouTube channel at YouTube video ni Maestro Honorio ang Swerteng Prediction 2023 sa taon ng Blackwater Rabbit.